Okay, hi guys. Welcome back to our channel. This is Don Lord and today gagawa tayo ng unboxing video para sa Samsung A71. So, pinili namin to sa Mall of Asia sa may Techno Kid. Ang mga tropa natin doon. So, ganito yung packaging niya. Cute, di ba? Tapos, kapag bumili ka doon ng cash or debit card, meron silang libreng dalawa. So, una, si memory card, 32GB. Tapos, yung original na Samsung power bank. Okay? So, mamaya na natin tignan tong power bank. Sige, tignan na natin si power bank. Mga naman sinasabi nila. Okay? Ayan. Ayan si power bank. Free yan. You're goddamn right. Mga freebies. And kasama dito, ayan, wala na pala. Okay, so dito na tayo sa mismong phone. So, ayan siya. So, kapag bumili ka ng A71, siyempre, i-offer nila na may libreng ano yan, madam? Screen protector. Okay, so pag binuksan mo yung box, ganyan ang style niya. Okay? So, ang nasa ibabaw, ito, si sino to? yung injector, SIM injector. Siguro naman alam niyo na kung paano gamitin yung SIM injector. So sa unang box nandito si jelly case. Ayan. Tapos ano pa ba naman ito? Ayan, yung mga warranty card. So tatago niyo to sa itong mga quick start up kahit na hindi niyo naman binabasa. Tatago niyo lang. Okay? Sunod na layer is yung mismong phone na. Okay? Tanggalin muna natin siya dahan-dahan. Iwan muna natin siya dito. Tapos, ang pinakababa niya is yung mga accessories. So, ito yung charger. Fast charger daw to. Hindi pa natin try. Tapos, yung headset. Diba? Yan. Tapos, yung Type-C. Type-C. Type-C siya, parehas na dulo. Okay? So, kapag nilagay naman natin si phone, ayan siya. Sakto lang sa mga kamay natin. Dito sa Pilipinas, meron siyang tatlong kulay. So, pwede ka mamili sa black, sa silver white, at saka sa blue. So, ang pinili ko siyempre, yung pinaka-sexy, black. Siyempre sa business type, tapos habang naghihintay ka ng mga kung ano-ano, pwede din siya sa games. So, kung ganun ka ng breed ng tao, meron kang business, tapos medyo mahilig ka pa sa games, ito yung kunin mo kasi medyo budget friendly din siya. And, okay, let's go down to specs. Hindi siya pwede sa 5G. So, hanggang 4G lang siya. So, dito naman sa Pilipinas, wala pa namang 5G. Ito, announced December 12, 2019. Narinig ko si Mimi. At na-release siya January 17, 2020. Ano, makiliga? Sige dito, come. Sabi mo hi. Hi! What's your name? Hi ka sa kanila, hi. Hi. Sino yan? Hi. Chelsea. Chelsea? Chelsea. O sige, doon ko muna kay Lolo Tots. Huwag ka muna lalabas, ha? Nag-eat ka na? Yeah. O mamaya, papakita sa'yo ni Daddy. Okay, bye. Ayaw mo siya, parang manggulo siya. Ayaw mo siya. Okay, so dito naman tayo sa body. Ang body niya is 179 grams. So, ito ako kay Mila, nandun pa.
Doon ka muna kay Lolo Tots. So, ang body niya is 179 grams. And ang build niya is a glass front. Ayan. So, nakikita niyo naman. And Daddy? Gorilla. Daddy, what's that? We're making a video. So, meron siyang Gorilla Glass 3. And plastic back and plastic frame. So, syempre, nano SIM card. And then, pagdating naman sa display is Super AMOLED siya. So, nakikita naman natin lahat ngayon ng mga phone ang AMOLED. Okay, so, sa body niya, 179 grams siya ang bigat niya. And then, glass front, Corning Gorilla Glass 3, and then plastic frame, and then plastic back. Okay, so nakikita niyan. So, ang Super AMOLED naman kasi, pino talaga yung design niya. So, hindi lang makita ng maganda dyan. Pero... So, try natin tong stream ng game. O, kita nyo naman siya. 1080p siya. Paano ba natin ipa-fast forward? Bago pa lang kasi. So, yan. Nakikita nyo yung gameplay. So, ayan yung YouTube. So, pag-play nyo naman, nakikita nyo naman yung gano'ng kapino yung design niya. Ayan. Ako yan. Call of Duty. Okay? So, Super AMOLED siya. And then, 1080p hanggang 240 pixels. Okay? And then, ang platform niya is OS 10. Oh, sorry, OS 10. Android 10 pala. And then, ang chipset niya is Qualcomm SDM730 Snapdragon. So, mas na rin siya. Hindi siya kagaya ng mga 855 na Snapdragon. And then, ang kinagandahan dito is yung CPU niya, Octa-Core. So, 2.2 GHz. Ano ba itong GHz? Gigahertz per second? Tama, di ba? So, ang GPU niya naman is Adreno 618. So, hindi naman ako super expert na sa mga sa mga technical shit na mga dito. And then, ito, kaya kinuha ko rin siya dahil maganda din to sa vlogging. So, tingnan natin yung camera niya. So, ayan. So, nakikita nyo naman. Ha? Oop! That's me. Ayan. Ang camera niya sa likod is 64 megapixels. So may 1.8 din siya and then 26 millimeter wide. So ang camera niya sa likod is ilan to? 1, 2, 3, 4. Meron siyang apat na camera. Nakita pa yung mga thumbprint. And then sa harap, ayun siya sa gitna. Punch hole. Tapos, ang camera niya sa likod is 64 megapixels. And then, meron siyang 1.8 and then 26 millimeter wide. Okay? And then, meron din siyang 12 megapixels ultra wide. So, sa dami ng camera niya, maganda talaga to pang vlog. Mamaya magpapakita tayo ng samples ng mga video nito
And then, ang features ng camera niya is LED flash. Meron siyang LED flash and panorama and HDR. And then, ang video time, ang frame rate niya is sa 4K, 30 frames per second. And then, sa 1080p naman is 240 frame rate per second. And then, sa isa pang 1080p is 960 frame rate per second siya. So, good numbers. And then, pagdating naman sa selfie camera niya, si Punch Hole, 32 megapixels naman siya. And then, 26mm wide din siya. HDR. 1080p, 30 frame rate per second. Same shit. So, sa sounds naman, meron siyang loudspeaker. And then, meron siyang jack. Yan. Yung iba kasing phone na lumalabas ngayon, kung ano yung jack ng jack ng charger, dun din yung jack ng headset. So, para sa akin, mas maganda kasi yung may headset na may port ng headset dyan para hindi siya madamay. Gets niyo yan? So, isa din sa rason kung ba't ko binili to is yung battery life niya. So, ang specs ng battery naman ng Samsung A71 is 4,500 mAh battery. So, sabi sa akin ng mga Samsung people, 15 hours daw ang straight gameplay nitong si A71. So, kapag nag-download ka ng Mobile Legends, hindi kasi makita kasi parehas white. Ayan. Moon 2. Kailan natin siya mag-load? Matang tagal niya mag-load. Ano yung bago? Man, nag-shoot kami! Ano ba naman? A few moments later. Okay, so try natin maglaro ng Mobile Legends. So, ito siya. Ilutin natin. Ayan. Okay, so siyempre, tutorial pa lang to dahil wala pa yung account. So, ganyan siya kabilis. Mamaya mag-i-screen recording tayo. Tingnan natin kung ano yung mas magandang quality. Pero ito, gusto ko lang pakita sa inyo kung paano siya live. Okay? So, what's next? So, isa sa mga reasons kung ba't binili ko itong Samsung A71 is yung battery life niya. So, meron siyang 4,500 mAh. Kung ano man ang ibig sabihin nun. Sabi sa atin ng mga Samsung people is meron daw siyang 15 hours na straight gameplay. So, kung mag-Mobile Legends ka ng 15 hours, kung mag-Call of Duty ka ng 15 hours, walang problema. So, para sa akin, 50% business, 50% gaming, ito yung phone mo. Kung ganun ang blend mo talaga sa buhay. And then, what else? And that's about it. So, yun ang mga key points niya. 8GB RAM. 4,500 yung battery niya, yung mAh niya. 6.7 yung screen size niya. And then, yung camera. Yan. 64 megapixels lahat yan. May wide, may ultra wide, may zoom. Tapos, ito naman sa harap niya, yung punch out is punch hole. Punch hole is 32 megapixels. So, yun lang. Tapos, ito, papakita ko sa inyo yung screen capture ng A71 sa screen recorder. So, sana naging helpful tong una naming unboxing ng Samsung. And then, kapag meron kayong comments or wild reactions, comment nyo lang sa baba. Okay? So, meron palang bagong feature tong A71. Hindi mo na siya
Kasi ito dati, di ba, pag pinatay mo to is dito, sa gilid. So, ngayon, meron na siyang bagong feature para hindi na mabugbog tong gilid. Ito na siya. Screen sa taas. I-drag mo lang to pababa. And then, makikita mo yun dun sa pangalawang icon sa taas. May power. Oop! Pinindot mo yan. Ayan na siya. Meron siyang power off na. And then, restart. Okay? So, hindi na to didiinan, hindi na to kung ano man. Dito muna siya papatayin. Ayan, patayin natin. And then, restart na lang natin. O, diba? Hindi ko pinindot to. Okay? So, ano na? Price? So, ang price pala nito is, meron siyang kasamang Samsung power bank and then 32 gig na memory card. Ang price niya is 22,990. So 22,990. So 10 piso na lang, 23,000 na. So not bad for magandang camera and then magandang resolution ng games. Okay? So kung meron kayong questions or wild bashing, comment nyo na lang sa baba. Okay? Pakita na natin yung mga screen recordings niya dun sa mismong phone dahil hindi natin makita dito dahil may ilaw. Okay? Shout out po. Yun nga pala, yung shout out natin dyan si Enrico Losada. Okay? So, kung bibili kayo sa Techno Kid, siya lang hahanapin nyo. Magaling na salesman yun. Nauto niya akong bumili nito. Hindi, joke lang. Magaling yun. So, siya lang hanapin nyo doon. Enrico Losada. Thank you very much, Parikoy. Okay? That's it. Wow. Buhay na buhay. So, tutorial pa lang. Ah! Dahil sobrang init ngayon. So, ayan siya. So, itong live focus, ayan, para siyang SLR. Try natin kumuha. Kung makikita nyo dyan, is blurred yung background. Para siyang SLR. Ito naman yung video, pwede natin siyang palakihin. Yan. So, pwede ka mag-doodle. Discard. What else? More. So, thank you guys. Sana naging informative tong first unboxing video ng Shelter Cartel. And huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. And kung gusto niyong manood pa ng mga maraming videos, nandiyan lang yan sa playlist namin. Meron dyan mga travel and games and mga kung ano-ano pa. And salamat sa lahat.